Hey, magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalokohan na naman na ginawa ng ating mga kapulisan. Anim na pulis na mga negosyante. Ang negosyo nila is droga at saka lisensya ng armas. Ang isa taga na-assign sa OWAS Albay Province, Staff Sergeant Greg pangalan to, Greg Redoblado, active member ng OWAS Municipal Police Station sa Albay. Nako, nahuli sa drug by bust operation, nahulihan siya ng 30 grams of shabu worth 204,000 pesos. So, nagkaroon muna ng surveillance operation bago isinagawa yung bypass, talagang huling-huli. At ang nakahuli sa kanya, mga kapwa rin niyang pulis. Kaya, alam ko, mas maraming matitinong pulis. At itong matitinong pulis ang gumagawa ng paraan para malinis ang hanay nila sa mga ganitong mga loko-lokong pulis. So, itong si Staff Sergeant Redoblado, he's now facing administrative charges and of course criminal charges. Okay, so yun. Ninja Cop. Malala ko yung bago lang tinanggap ng resignation ng ating presidente, tatlong general at saka 15 colonels sangkot sa droga. So, dahil itong top ranking officers nila, general, tatlong general, colonels, nakikita nitong nasa baba na gumagawa ng kalokohan. Kaya, itong nasa baba, mga many in uniform sa lower ranks, gumagawa na rin. So, leadership problem talaga ang sa police. Follow the leader. Kaya ito, kanya-kanyang diskarte. Okay, ito naman. Limang police personnel nagbebenta ng they are manipulating yung result ng psychiatric and psychological examination sa mga civilians na nag-a-apply ng license to own and possess a firearms. LTAP ang tawag namin yan. Bago ka mabigyan ng lisensya na magdala, mag-own ng firearms, mag-undergo ng, yun na nga, sa amin sa AAP, tawag namin neuropsychiatric exam, NP screening. So sa police, tawag nila psychological psychiatric exam. So, itong limang police personnel na ito, nako, minamanipulate nila yung result kahit bagsak sa exam, pinapapasa nila in exchange for money. So, magkano ang bayad? 35,000 pesos sa isang aplikanteng bagsak, i-manipulate yung result, pasado na, dahil na-manipulate na nitong loko-lokong limang pulis, yung bagsak na baka adik ito, lasinggo, may sira-sira sa pag-iisip, humahawak na ng armas. So, delikado tayo. The whole general public, kahit ako, delikado, dahil may loko-lokong binigyan ng lisensya ng armas, baka mamaya mag-amok. Nako, talagang, ito. So, again, mabuti at nakita ito ng Civil Security Group ng PNP, Brigadier General Sinlo. Sila ang nakadiscovery at undergoing na rin ng proceedings, administrative, and criminal cases are being filed against these five. Hindi nila pinangalanan itong lima. Isang police major,
tatlong non-commissioned officer, mga sarento, at isang non-uniform, mga civilian employee. So, salamat at nakita ito dahil I don't know kung gaano kalala itong problemang ito, yung minamanipulate yung resulta ng medical exam o psychological exam para mabigyan ng lisensya ang mga civilians. Malakas ang kasong ito kasi kahit ang mga civilians na nagbayad ng pera sa mga pulis ay nagtistigo, binibiktima nitong kwan na limang pulis na ito, siguro sinasadyang ibagsak. Mamaya pagbagsak na, lalapitan na yung biktima. Sumangpa sa 35,000. Ganon ang modus operandi nakikita ko. Kasi nung una, nag-apply din ako eh. Nung nag-return ako, kailangan ko ng security ko dahil wala nang sundalo na mag-escort sa akin. So, nag-apply ako. Inoforan ako, sir. Sabi ng isang kaibigan ko, huwag ka nang mag-apply, sir. Ako nang bahala. Kahit non-appearance ka na doon. Sabi ko, hindi. Mag-apply ako, person. So, in person, nag-apply ako sa Camp Krami ng aking license to own and operate, possess a firearm. So, negosyo talaga ito. So, ito ang tanong. Bakit ang ating mga kapulisan, ganyan ang ginagawa na nadubli naman ang sweldo? Ang sagot dyan is, because of yung puso ng tao. Pag ang puso ng tao walang takot sa Diyos yan. Lahat tayo, kahit ako. Again, nakakahiyang aminin. Noong baguhan pa ako sa serbisyo, nag-illegal din ako. Although hindi droga, hindi yung benta. Ano yung mga illegal ko? Illegal logging. Pasugalan. 5-6. Kasi gusto kong magkaroon ng maraming pera. So, ang problema is yung love of money, yung greediness. So, bawat tao, lahat tayo is corrupt ang puso. So, Jeremiah sa Bible, nag-declare doon ng Panginoon na the heart is deceitful. At who can cure it? Sino ang makakagamot sa masakiton nga puso ng tao? Yung masakiton nga puso, yun yung greediness, yung love of money, selfishness, lahat. So, ako, ganyan ako nung una, but then, nung dumating sa akin ang salita ng Diyos, nagbasa na ako ng Bible, naintindihan ko ang aking kalagayan, na kailangan ko ng kapatawaran ng Diyos, at kailangan kong isurrender ang buhay ko sa Panginoong Hesus, yun, nag-ABC ako. Accept, tinanggap ko na ako makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Believe, naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ang lahat ng aking kasalanan. And then commit, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Mula noon, yun na, unti-unti, nawala yung love money, nawala yung greediness, nawala yung selfishness, at ang pumalit yung love of God, love of fellow men, generosity, contentment. Yung Bible verse? Godliness with contentment is great gain. Yun. Salamat sa Diyos at dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang guide sa akin, kontento na ako sa buhay. Kahit wala akong hawak na pera, basta maligaya ako, makakain ng simpleng pagkain, yun na, kontento na ako. Godliness, yung may takot sa Diyos. So, yun po ang kailangan ng ating mga kapulisan and tayo lahat. Kailangan natin na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, at kailangan isurrender natin ang buhay natin sa Diyos para makaiwas tayo ng ganitong panluloko sa kapwa. Masama nito dahil mga pulis sila,
They are supposed to be the protectors. We serve and protect. Kaya lang dinagdagan nila and collect. Serve, protect, and collect. Sana, malinisan na talaga ang hanay ng ating kapulisan ng ganitong mga loko-lokong pulis. Dahil, ulitin ko, naniniwala ko, mas marami ang matitinong pulis.